Ano po ang tawag nyo dito? Ito po ay isang tali. At meron po akong challenge sa inyo. Meron po akong hamon. Kaya nyo po bang itulak ang tali? Sino po dito ang kaya niyang itulak ang tali? Pag natulak nyo po, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Meron po ba? Pero, pag hindi mo natulak, ako po ang bibigyan nyo ng 1,000 pesos. Meron po bang gusto sumubok? Wala. Bakit? Kasi napaka-imposible na itulak mo ang tali. Amen? Kasi ang kasabihan, you cannot push a rope. Hindi mo maitutulak ang tali kahit na anong gawin mo, kahit na manalangin ka. Imposible na maitulak mo ang tali. At anong ibig sabihin nun? What does it mean by saying you cannot push a rope? Ito lang po, tandaan niyo ito. Hindi mo mapepuwersa ang mga tao. Amen? Hindi mo mapipilit ang tao. Oo, pilitin mo ang tao, pwersahin mo ang tao, susunod siya, pero sasakit ang loob niya sa iyo. When you force somebody to do something that you want, and yet they do not want to do it, there is resentment, there is anger. Kaya nga po tingnan nyo, pinipilit nyo yung mga anak nyo, kumuha ng kurso na hindi nila gusto, mag-nursing ka, mag-accountancy ka, mag-engineering ka, oo, susunod sa inyo. Pero pagkatapos, tignan nyo po, maghahanap din ng ibang kurso. Tumatanda, may tinatago na sama ng loob sa inyo. Kayo po mga misis, di ba palagi pinepwersa nyo, pinipilit yung mga asawa nyo? Sumusunod naman po, hindi po ba? Pero sumasakit din ang loob sa inyo. Kaya nga hindi mo masisisi, naghahanap ng ibang mas sweet. Naghahanap ng ibang makakaintindi sa kanila. Yung hindi sila pinipilit, yung hindi sila pinepwersa, yung hindi sila tinatakot. Naghahanap sila na sila naman sana yung masunod, sila naman sana yung pakinggan, sila naman sana yung bigyan ng pansin. Walang tao ang nag-i-enjoy, natutuwa, masaya, na tinutulak, pinipilit at pinepwersa. Amen? Yan yung ibig sabihin na you cannot push a rope. At naiintindihan po ng Diyos yan. Kaya nga ang Diyos, kahit na gusto niya magbalik tayo ng loob sa Kanya, hindi tayo kailanman pinwersa ng Diyos. Hindi tayo kailanman tinulak ng Diyos sa Kanyang kagustuhan. Anong ginagawa ng Diyos palagi? Hinihila tayo ng Diyos. God always attracts us to do the good. God always draw us to a life of holiness. Tingnan niyo po, sinasabi sa Ebanghelyo, tinadala ng Diyos ang propeta si San Juan Bautista. Ano po ang larawan ni San Juan? Isa siyang liwanag na nagbigay tuwa sa mga tao. Oo nga naman, pag nakakita ka ng bahay, hindi po ba? Naantig ka? Na-attract ka? Lumalapit ka doon sa bahay? Nagpapapicture ka? Nagse-selfie pa kayo? Hindi po ba? Pero pag nakakita ka ng isang bahay o tahanan na walang ilaw, ang bilis ng lakad mo. Iniiwasan mo, bakit? Natatakot ka. Nararamdaman mo, parang may nagmumulto. Yung liwanag ng kabutihan, kabanalan ni San Juan, hinila niya ang mga tao pabalik sa Diyos. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpakita siya ng napakaraming mga milagro. Ang kanyang salita ay liwanag daw at buhay. At dahil din po sa mga milagro, himala ng ating Panginoon, napakaraming tao nagbalik din sa Diyos. At tandaan niyo po, nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad, ano ang sabi niya? Kay San Pedro, kay San Andres, kina Juan at Santiago, tara, gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. I will make you fishers of men. At ano po ang gamit ng mga namimingwit ng mga nangingisda kung hindi tali? Pag nakuha ang isda, hindi ba hinihila mo mula sa tubig, inaalis mo? At ganyan din ang ginawa ng mga apostoles ng Diyos. Tayo ay hinuli, nilapit, hinila
papunta sa Diyos. Alam din kasi ng Diyos, ang demonyo marunong din manghila. Kaya nga po ang buhay natin, kung titignan nyo, isa pong hilahan. It is a tug of war. Ginagamit ng demonyo ang mga tukso, hinihila kanya, papunta sa kanya, para masira ang kaluluwa mo. Pero ang Diyos, hindi din siya magkukulang. Napakaraming ginagamit ng Diyos, mga paraan, karanasan, tao, para din tayo ay mahila, para magtagumpay siya, makuha din niya pabalik itong ating mga kaluluwa. Ang tanong, kanino ka magpapahila? Sino ang mananalo sa buhay mo? Pero isa din hamon ito sa atin. Tulungan din natin sana ang Diyos sa paghila niya sa atin, sa kabutihan. Sana tayong mga Kristiyano, huwag tayong maging dahilan ng paglayo ng ibang tao sa Diyos. Do not push people away from God. Kala natin, sa pagpupwersa natin, pagpipilit natin sa mga tao, napapalapit natin sila sa kabutihan, pero hindi. Because the fact is, nobody wants to be forced. Even if you are forcing them to the good, to what is holy. At ang tanong, paano mo mahihila ang mga tao sa Diyos? Simple lang, sa iyong mabuting gawa, sa pagiging mabait mo, through your kind, generous, and good acts. Hindi lang sa pamamagitan ng pagnanalita natin. Dahil ang naiiwan at natatatak sa puso, sa kaisipan ng mga tao, tandaan niyo po, they are not words. They are our actions. Kahit na madami kang sabihin, pero kung hindi mo pinapakita sa iyong kilos at gawa, wala din. Diba may kasabihan? Honey or sugar attracts more ants than vinegar. Kung gusto mong lumapit daw ang mga langgam sa iyo, dapat magbigay ka ng matamis. Hindi dapat maasin. Tingnan natin ang ating mga ginagawa. Amuin nyo nga po ang sarili nyo, ang inyong kilikili. Diba? Pag maasim ka. Diba? Pag meron taong may BO, body odor, iniiwasan natin. Yung ating pong mga body odor, yung maasim na amoy, hindi lang po nararanasan yan sa ating katawan. Nakikita din yan sa iyong kilos at gawa, sa ugali ng tao. Kung gusto mong mapalapit ang mga tao sa iyo, unahin mo, baguhin mo ang pag-uugali mo. Unahin mo ang iyong ginagawa. Ano ba ang iyong pinapakita sa kanila? Maasim ba? Sana naman matamis. Sana naman mabango. Tandaan mo ito. Kung gusto mong makuha ang loob ng isang tao, huwag mo siyang pilitin. Huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang pwersahin. Pero umpisahan mo na mahalin mo siya. Umpisahan mo na maging mabuti ka sa kanya. Umpisahan mo na maging mabait ka. Tandaan mo, hindi mo maitutulak ang lubid, ang tali. Hindi mo mapupwersa ang tao. Gusto mong sumunod ang tao sa'yo, maging mabait ka. Be kind. Pull people with your kindness, with your goodness, with your holiness.